Secretary Hippolito, you're finally here. Yes, Mr. Vice President. So, how's the President? Is he still upset? Yes. Alam mo namang malaking kawalan ang minahan. Well, sinabi ko naman sa kanya na mayroong solusyon para makabawi tayo. Kinausap ko na si Lilian. Papunta na siya rito. Mr. President, do you mean mapupunta lang sa wala ang lahat ng paghihirap namin sa minahan? Baka may magagawa pa tayo. Baka nakaligtas si Gustavo Turalba. May nakitang sumabog na chopper malapit sa site. Meron silang nakita mga human remains. If one of them is Gustavo, hindi natin alam. But as far as the mine is concerned, it is destroyed. Well, actually, we can still save the place. Total, yung kayamanan hindi pa naman nawawala sa ilalim ng lupa, nandun pa rin ang mga diamante. In fact, mas masosolo natin ang minahan ngayong wala na si Turalba. Kung tutuusin, kasalanan mo ito, Renato. Bumahay kang umalis si Homer. Hindi nyo tinutukon ang pagbabantay. Now everybody knows about the existence of these sites. Hindi na ako pwede maging konektado doon. Dadalhin ko ang vendetta. At si Ricardo Dalisay sa inyo, Mr. President. Kailangan nilang magbayad sa kanilang yun. Excuse me, Mr. President. What is it, Damien? You have to see this, sir. Pero sir, tutulungan naman tayo ni Cabrera. Lalo-lalo na si Brandon. Siya nga nang utos sa atin ito eh. Papatayin ko yung dalawa. Sa ngayon, sir, hindi yan ang makakatulong sa inyo. Hindi makakatulong yan sa kaso ni Brandon, Mr. President. Pero hindi sapat na ebidensya para ituro na ako talagang pumatay si Adonis Dimag. Hindi ba? Pero siguradong paniniwalaan niya ng kalaban natin. Lalo lang lalakas ang loob ng mga yan. Ang mga bagay na ito ang nagbibigay ng pag-asa sa kanila. Kaya hanggang ngayon, ang dami pa rin naniniwala sa vendetta. Well, tignan natin kung sino paniniwalaan ng mga tao. Pagkatapos lumabas ang balita tungkol sa pag-massacre ng vendetta sa Santo Niño. Gagawin natin kung biglang magsalta yung dalawang pulis na. They cannot become witnesses. Wala silang koneksyon sa pagpatay kay Adonis Dimagiba. But what, attorney? Kung makumbinsin nila ang mga pulis na magbigay ng formal na testimonya na talagang kayo ang nag-utos dakpin si Margarita Corona noon, they can file another case against you. Kidnapping and serious illegal detention. Pero wala silang ebidensya na ako ang nag-utos. Yes. Pero pag nadagdagan na naman ang kaso ninyo, Sir Brandon, malaking kasiraan na naman ito para sa inyo at kay Mr. President. Mr. Vice President, ikaw ang maaaring kumausap kay Presidente Cabrera. Tungkol saan? Naitigil niya nang i-involve ang anak niya dito sa palasyo. Sa tingin mo may magagawa ako? Sir, kung patuloy na magiging aktibo dito si Sir Brandon, lalong masisira ang imahe ng Presidente. Nating lahat. Do you think makikinig sa akin si President Cabrera? Pwede mo lang kaya gawin. Total, ikaw naman may problema sa anak niya, di ba? Apo. Sir. Dagdag ka ng dagdag dyan. Ba't di mo nalang gawin ang trabaho mo? Hindi ba ikaw naman tagali sa mga kalat dito, Dome? Ha? Ba't di mo nalang ilihis ang mga atensyon ng mga tao? Palaki mo issue na ginawa ng masakal ng vendetta. Hindi yung dagdag ka ng dagdag dyan. Ano, ako ba kailangan umisip ng trabaho mo? Sir. May mga kalat na kahit anong linis mo, may magdudumi at magdudumi pa rin. Iloko ka pala! Uy! Tama na! Tama! Brandon! Hiya! Stop that! Kaya! Stop that! Stop that! Brandon, kalma lang!